What's up mga kuteki, isang panibagong video naman sa ating vlog. Ituturo ko ngayon is para dun sa mga katulad kong bagong nagla-live stream o gustong mag-live stream ng mga newbie sa YT. So, hindi kayo makapag-live stream dahil hindi pa kayo naka 1,000 na subscriber. So, gagamit tayo ng isang app pero hindi siya app dahil nasa Google Chrome lang siya. Bali dapat mayroon kayong Google Chrome na application. Then doon yung isa-search yung ano gagamitin natin. So umpisa na natin. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, click mo na yung subscribe then the bell icon para ma-notify ko, notify kayo. Palike na rin ang ating video. So, umpisa na natin. Open Google Chrome. Then, pag open na kayo ng Google Chrome, punta lang kayo sa, ano, sa lagay ng IP address. Ang itatype nyo is StreamYard. Yan, dyan sa IP address, itatype natin yung StreamYard. So, ang gamit ko lang nito is cellphone po, mga kateki. Yan, ganyan po lalabas pag naka-register ka na. Pero sa ngayon, dahil bago lang kayo, mag-register pa kayo. So, ilalag out ko muna ito. Yan, ganyan ang itsura niya pag bagong bukas yung StreamYard. StreamYard.com. So, click nyo lang yung sa tatlong button dyan sa gilid cellphone nyo, then click nyo yung desktop site para parang nasa ano na kayo sa laptop naka-open. So lagay nyo lang yung email nyo dito na active na email na ginagamit nyo or Gmail, pwede rin siya. So ako kasi ginamit ko Gmail. Register lang kayo, lagay nyo lang yung Gmail, then click nyo lang yung color blue. Gate a code. And open nyo yung ano, yung yan, email kasi ginamit. So, skip na natin to. Gagamitin natin ngayon is Gmail. Gmail lang gagamitin natin. So, click lang yan. Then, gate a code. Open natin yung Gmail natin. And click nyo lang. Pull down nyo po para mag-refresh yan. Yan yung code na gagamitin natin. Yung pinigay sa atin. Balik tayo dun sa Google Chrome. Type natin yung code na binigay. 6 code yan eh. Then, next nyo lang yan. Yung color blue. Yan, ganyan na siya. So, dati na akong may broadcast kasi, kaya may nakalagay na isa dyan. Pero kung hindi pa kayo naka-broadcast, so ganito yung itsura niya pag di naka-desktop site. So, pag di ka naka-desktop site, hindi ka makakapag-live stream. So, kailangan mo i-desktop site yan. Yan. So, yan, gagawin mo lang is, click mo lang yung color blue, yung create broadcast. Yan yung may ano arrow. Click mo yan. Then click mo ulit yan. Then go. Click mo yung YouTube. Sampai sa live stream ka sa YouTube eh. Then click mo yung email o Gmail na gagamitin mo. Turn mo maklik. Click mo lang yung payagan or allow. And magche-check yan. So pupunta ka na ngayon sa ano, sa mismong broadcast site mo. So lagyan mo lang ng title kung anong gusto mong i-title sa live stream mo. Yan. Ikaw na maglagay, mag-isip kung anong gusto mong title, di ba? Kung tutorial ba or ano lang, tambay-tambay lang, mga ganyan. Ikaw kung anong gusto mo. Parang
After nyo yan, make sure na nakapublic. Nakapublic yung ano natin. Tawag dun. Nakapublic yung yun yung masayang public. Then, yan, public yan. Sinasabi ko, public siya. Kasi pag private, yung mga friends mo lang. So, public natin. Kahit sino makakita. Then, yan, click mo lang yung blue. Yan, ganyan na siya. So, hindi pa ready yan, oh. Kasi sa, ano pa yun eh, parang sineset up mo pa lang kung okay na yung camera mo. Okay na yung settings mo. Eh, yung okay, ay siya yun. Click mo lang yung ano, color blue. Pero pag gusto mo pa iset, yan, click mo lang yung setting. After mo ma-set up yan, pwede ka na, good to go na. Pwede mo ilipat yung camera sa back ha, kung may camera yung cellphone mo. Madalasan naman ang cellphone, may camera sa likod. So, pwede mo yan sa likod. Sa front, may by sizes, by resolution. Pwede mo palitan. Ang gagamitin ko is front. And standard definition lang yung gagamitin ko. Good to go na tayo. Click mo lang yung go insert broadcast. Then, kung mapapansin yung may blue sa taas. Ayan, go live. So, click nyo muna yung parang sa baba. Ayan. So, okay na. Kung go live niya, nag-live na siya. Ganyan, hindi pa naka-open yung camera kasi hindi ko pa nakilink yung sa baba. So, yun lang po. Maraming salamat.